pupuntahan simula po nung Monday. Salamat po sa Panginoon doon. Maging yung pong aking pong mga ninong, napupuntahan na din po namin. Salamat po sa biyaya niya na utay-utay po na-answered pray. Yung pong mga yung pong mga gusto po namin puntahan. Salamat po. At salamat din po sa Panginoon sapagkat kanina na napakasaya sapagkat yung pong aking pong magulang at mga kapatid ay nasharan po ng kanyang salita. Salamat po doon na sana po ay tunay nga po tumanggap. At salamat din po sa Panginoon sapagkat kahapon sa mga kapatiran po na hindi ko po yun in-expect. Salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon po ako ng mga kaibigan katulad po nila. Salamat po sa inyo. Kilala niyo na po kayo yon. Salamat po sa Panginoon doon. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Bukod pala po kay Kathleen, birthday din pala po ngayon ng Tito Liot. Yeah. Okay. Saan Tito Liot? Asan? Wait lang! Hindi pa tapos. Saan Tito Liot? At kahapon kasama din po nating nag-birthday. Kasama nating nag-birthday. Nag-birthday din po si Nay Delia. Hindi pa. Hindi pa. Nag-birthday din po si Diane. Meron tayong may apat na birthday. Bigyan ng jacket. Joke lang. Okay, tayo bumawit. Happy birthday. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday po. Okay, sino pong next? Nagpapasalamat? Ako po yung nagpupurit. Nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat po sa gabing ito na muli po tayo ay nagkatipon-tipon. Salamat po sa patuloy na buhay na ipinahiram ng Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na di nawawala. Amen. At salamat po sa pastor na patuloy na nagpapakain sa atin na salita ng Panginoon. Salamat po sa biyaya na patuloy po niyang ibinibigay sa kalakasan ng lupang katawan. At salamat po sa mga kapatira na nadagdag po sa bahay-sambahan noong Linggo. At lima po ang tagauluhan. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at talaga po napakabuti niya. At salamat po sa patuloy na ginagamit ng mga kapatiran sa pagsusol winning. Talaga po nakakatuwa ang mga kabataan na nandun po sila araw-araw na nagsusol winning, umaga at sa hapon. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. At salamat po kahapon na kami po ay nakapaglaba po, nakasama din po sa paglalaba. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at binigyan po ng lakas ng katawan. Salamat kay sa buhay ni Inay Delia na nandoon na nakakatuwa po at kahit po siya ay matanda na ay nandoon pa rin po ang kasiglahan sa paglalaba. Salamat po sa biyayang iyon. At kahit po, sabi ko nga eh, kung ang Inay Delia nga po ay nakikita ko ay talagang yung katuwaan sa puso ko ay nandoon na talagang papasalamat sa Panginoon na bagamat siya ay matanda na ay nandoon na hindi mo siya makikitaan ng kung titingnan mo eh, siya ay maraming problema, pero salamat sa Panginoon at nandun ang kanyang kasiglahan at talagang nakakapagpatawa pa siya sa mga kapatiran. Mm-hmm. Salamat po sa biyayang iyon. At ang aking pong prayer request ay ang paglago po ng bawat isa po sa amin sa mga tagauluhan, sa aming mag-anak, at ng pag-iingat po kay Pamela sa November 5 at kanina po siya ay nakaluwas na. Ayan, yung pong patuloy na gabay po sa kanya. Nawa po ay nandoon na patuloy po namin siyang masharean at kahit po sa online ay kami makapag-meditation. Kaya, maan. Yan po. Po. Yan, Naimayet. Mike po, Mike. Maraming salamat po sa Panginoon, salamat sa simula ng Linggo, salamat po at tayong lahat ay buhay pa, amen. Malalakas ang pangkatawan. Salamat sa mga may birthday, salamat at sila ipatuloy na dinadagdagan ng Panginoon ang mga taon.
At salamat din sa kanyang biyaya na answered prayer din na nakasama na si tatay. At isa pang pinagpapasalamat ko yung siya ay nakakaroon na ng desire na magpabautismo. Amen. At siya raw ay a-attend na sa linggo sa baptism. Salamat sa biyaya ng Panginoon na siya ay yata ay tinamaan ng mensahe ng linggo. Salamat. At, amen. At salamat din na nagkaroon ng Bible study sa amin nung Sabado at ginamit si Brother Reister na napuntahan din namin yung aking kumpare na kapitbahay namin. At salamat na noon na Sabado ay na-sure talaga na si tatay ay ligtas na. Salamat sa kanyang biyaya at tunay na bago mahuli ang lahat ay siya ay magpapabautismo. Ako ay tuntuwa dahil siya ay makakabilang na rin sa ating iglesia. At salamat din sa aking mga apo na nagiging katuwaan, nagiging hamon para magpatuloy. At salamat din sa mga mensahe, sa biyaya ng Panginoon, sa ating pastor na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pagpapakain sa atin spiritually. At salamat sa kanyang pamilya, sa mga worker at sa mga kapatiran na nagiging hamon. At salamat din sa pang-araw-araw na provision ng Panginoon sa mga pangangailangan. Salamat sa maraming bagay. Sige po. Next. Birthday happy. Ako pa ay nagbabalik at nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa buhay na kanyang pinahihiram. Tama na. Sa kanyang pinahihiram at ayun, buhay pa at maayos pa ang pangangatawan at malakas pa. Salamat sa mga nagdaang araw na nandoon ang katagumpayan, naging maayos ang lahat. Salamat noong Linggo ay nandoon din na ginanap yung pastor's appreciation. Salamat. Amen. At nandoon din yung kaayusan. Maging ngayong araw na to ay birthday ni Kathleen ay ayun. Salamat. Salamat at kahapon ay ano nagdaos din ng kaarawan ko at maging kinain ni Dalia. Ayun. Salamat kasi ilang may taon na, ilang taon na. Si Nay Dalia. Ikaw. Ikaw. Sabi data. Okay, ano, plus one. Ay, pabira. Ang galing ah. Ano, salamat kasi may mga kapatira na nag-abala na pumunta sa amin. Amen. At ano, magdala ng, ayun, ng cake. Mabuting balita. Na magdala, ano, mag-abala na magdala ng cake at saka, ano, simpleng regalo na pinag-ambagan ata namin. Amen. Namin? Kasama kasi nag-ambag. Ayun, salamat ayun kasi na. Nandoon yung kasiyahan na nandoon na nagpunta nga sila sa amin para mag-celebrate. At ayun, salamat din sa at ako ay dito na pabilang at lumaki. Amen. Sa church na to. At simula bata, maliit ay nakita ko ang gawain na talaga nandoon yung paggawa ng Panginoon at nandoon yung doon ay kami ay sa banay-banay kami naglalaro pala andun ng 10-20. Ay mabanas doon ngayon ay ano na, DR ko na. So ayun, salamat. Amen. Kasi nandoon na talagang totoo ang paggawa ng Panginoon. Amen. At maging salamat din sa mga mensaheng patuloy na, na napapakinggan at sa mga corrections at ayun, salamat kasi natatamaan at patuloy na nagpapatama maging sa mami na yun, nagsusuway. Salamat. Amen. Sa maraming bagay. Amen. Amen. ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at nakapasok na po sa church membership. Amen! Na, praise God! ako po ay nagpapasalamat agad sa mga ministry mapapagtagumpayan. Amen! At dahil ako po ay mitiwala sa mga kapatiran. at sa kaligtasan pong hindi nawawala at sa... Amen. Sa laging patama ng pastor na talagang tagos. At yun po sa
kasama ko din kay Brother JL po ay siguro po ay hindi ko po alam kung nasan po ako ngayon kung ari po ay hindi ko nakilala. Talagang dati po ay to see is to believe po ako. Talagang hindi po ako maniniwala hanggat hindi ko po nakikita. Eh, hindi, hindi po, hindi po ako sasama sa ganito kung hindi ko po nakitaan ng paglago ang ito ang kaibigan kong si Brother JL. Yun nga po eh, tinanong nga po ako ng papa ko eh kung bakit daw po ako pumasok daw po dito. Ay sabi ko eh, papa ay hindi naman, hindi naman narekalokohan at hindi ko naman, alam ko naman itong pinapasok ko at hindi ko gagawin to kung alam kong ikakasama ko. Amen, that's right. At happy birthday po kay Kathleen. Napaka-random naman ng brother. sa pamilya ko po, na buhay pa rin hanggang ngayon. At pag-provide po ng financial at mga pangailangan. At sa kalusugan po, na hindi po nagkakasakit. Hindi pa po sa attendance po. Hindi pa po ma-absent. Kanina po ay medyo na nasubok po yung aking paninindigan kanina eh. Mm-hmm. Muntik na po kundi maka-attend. At may pagtatalo na naman kapon kami ni Papa. Pero yun po ay naayos ko na. Salamat po sa Panginoon. At yun lamang po. Yung iba po ay unspoken na po. Pre-request daw po, unspoken. Sa pre-request po ay yung Papa ni Papa ay sana po ituloy na pong gumaling. Alin po? Yung paa po ng papa, para tuloy na po siyang makapaglakad ng maayos. Paa? Ayun. Oh. Paa daw po ng tatay ni Brother. Sa tsaka sa ano po, spiritual growth. Spiritual growth. Amen. Amen. Happy birthday, Kathleen. Okay. Next po. Ako din. Salamat sa Panginoon at ako Amen. Bigyan niyang kalakasan ng katawan. At salamat din sa Diyos at yun ang kahapon, naglalaba kami ng umaga. At pagdating ko may pagkatapos namin ay kami kumain, talagang ako'y nagpasalamat sa pastor, sa Sister Edith at marami talagang pagkain. Kahit mayroon naman sa amin, hindi ako nangain ng kal. Ako'y nagpunta rito. Talaga nagpapasalamat ako ng ating pastor sa binsahe ninyong Linggo. At talagang... Para sa inyo lang po. Dito rin sa akin. Ayan. Amen. Kaya ako nagpapasalamat. At sa gabay, batiin pala ko. Birthday pala ni Brother Julius. Gayon, nakalimutan lang ninyo. Ako na bumate. Kaya kay... Sorry po. Ako eh... Pasensya na po. Ako eh nagpasalamat sa Panginoon. Kahapon ako'y masaya at kasama ako sa mga young people na Bible study sa Lumen. At talaga maraming mga bata dito sa saya doon. At talaga ako kahit ako ay matanda na ako ay feeling kinamahan ko sila. Uh-huh. At talaga aking request at ang aking anak si Mary Jane at ang aking mga apo. Maraming salamat sa lahat-lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay, bago po 'yan, basahin ko din po ang mga nagpasalamat dito sa online. Unang-una na po ay si Inay Annabel Ronda. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na buhay at kalakasan, bagamat hindi pa din po nakaka-attend, pero salamat pa din po at kahit paano ay patuloy na ginagamit ng Panginoon para po makapakinig muli ng salita ng Panginoon. Salamat po sa mensahe. Yan, kahit paano pala po ay nakakapanood ng live. Yan. Salamat po sa mga mensahe at salamat po din sa pangyayari na naging malaguna ang ating iglesia, lalo na sa bilang at hindi lang basta members ang karamihan ng kapatiran kundi gumagawang may kagalakan sa biyaya ng Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatirang humahayo at maging sa mga kapatirang nakakahamon. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Napakaraming biyaya na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. That's right. Amen. And then si... Nandito po ba si Inay Annabel Austria? Wala. Ay siya, si Inay Annabel po. Nagpasalamat dito. Pre-request daw po muna. Kagalingan po ng ubotsi po ni Elijah. Maging maayos... Dahil din po ang pakiramdam namin ni Raisa, nagpa-vaccine po. Yan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na di nawawala.
sa ating pastor na patuloy na nagpapakain sa atin ang salita ng Diyos. Salamat po at maging sa kanyang buong pamilya at sa mga kapatiran na nakakahamon. Sa mga workers, salamat po sa biyaya na pinagkaloob ng Panginoon. Salamat din po sa nakasama sa gawain kahapon. Salamat sa mga nadagdag na miyembro nung Linggo. Nakakatuwa talaga ang paggawa ng Panginoon. Salamat sa correction at tinatamaan ng mensahe. Salamat po sa maraming bagay. Salamat po sa Panginoon. Inay Annabel, Austria. Amen. Yan, meron din po. Amen, Brother JL, for the good testimony. Yan pa. Prayer request po, ubo ni Raiko, kay Inay Annabel Ronda po. Yan. Yan, din po, nanood din po si Rodolfo Tamayo. Pagpalain po, patuloy ang inyong gawain. Amen po. Kung nasan mo po kayo, Tatay Rodolfo. Yan, amen. Salamat po sa inyong pakikisa at panonood ng ating live stream. Sige po, meron po bang papasalamat sa Panginoon? Okay, managkapasalamat po sa Panginoon. Sa amen. Patuloy na buhay na pinagkakaloob ng Diyos, kalaglagang taon. Salamat sa Panginoon, maging sa patuloy na protection, pag-iingat, at sa patuloy na provision. Salamat sa Panginoon. Sa ang prayer request ko po ay magkaroon ng bunga yung sa Bible study at patuloy na contact at patuloy pong spiritual growth at saka po yung sa pamilya at maging ayun po yung salamat din po sa Panginoon sa patuloy na mensahe na dinig. Amen. Salamat po. Okay, so tapos na po tayo. Tawagin po natin ang ating lima na special number. Una na po ang little JYP. Then solo ng ating worker, si Ate Joanna. Then duet po, Bantog Gopal. Duet din po ni Ara at Kathleen. Ito po ay poetry. Yan. Then trio ni Joshua, Chriselle at Nitin. Yan. Tawagin po natin, little junior young people.
babaeng pag-ibig, ang kabanalan, kabutihan, sa puso'y pumipinting, sa pananak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y wala a great future is waiting ahead of us sa langit na bayan. Ano po? Walang hanggan ng ating buhay, wala nang kamatayan, doon tayo magsasama-sama. Okay? So salamat po sa Panginoon sa ganyang klase ng promise na pwede po nating panghawakan. Pasalamat din po. Meron din pong prayer request si Rodolfo Tamayo. Yan. Pasama po sa aming panalangin, ang aming iglesia dito sa Palawan. Yan. From Palawan po pala ito, si Tatay Rodolfo Tamayo. Yan. Pastor po. Pastor Rodolfo Tamayo. Pastor, kandang gabi po. Okay. Ito po, si Jerlyn Palukan Bansil. Prayer request ko po, sana makauwi na po ang papa namin dito sa Mindanao. Ba? From Mindanao. Grabe layo ng naabot ng ating ano ha. Nandun po siya sa Manila. Hindi ko alam kung saan banda siya doon. Sana makauwi na siya. Gusto pa po namin siya makasama. Sobrang haba ng panahon na hindi namin siya nakasama. 5 years old pa lang ako nung umalis siya sa amin. Ngayon, 18 years old na. Ako, kailangan ko pa ng papa. Ayan, pambira ano po. 13 years na silang magkahiwalay. Sana po ay makauwi. Pakisama po sa pre-request si Jerlyn Bansil from Mindanao po ito. Salamat sa Panginoon na ng ating ministeryo ng live streaming ay nakakatulong sa ating pong mga kaibigan sa malalayong lugar. At alam po natin na ito po ay gagamitin ng Panginoon para sa kanila pong pagkakaroon ng liwanag ng katotohanan. Salamat din po si Inay Onang Andal Regio. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa atin. Amen. Nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na walang sawang nananalangin sa akin. Napakabuti ng Panginoon. Lahat ng mga resulta na sa mammograms, ultrasound, sa lahat ng test sa akin ay negative. Although may nakita na konti lang, pero kayang-kaya sa gamot at prayer. Yun. Pinakamahalaga na po. Nagpapasalamat din ako sa mga anak,
ko na walang sawang nananalangin at sa paggabay sa akin. Salamat po sa mag-asawa ng pastor na walang sawang sa walang sawang pagtulong at paggabay sa aming mag-iina. Salamat andyan silang lahat ng kapatiran. Napakabuti ng Panginoon sa ginawa sa buhay ko. Sobra talaga. Amen. Prayer request ko po, maging maganda ang mapuntahan ni Pamela dito sa Doha, Qatar. Parehas pala po sila doon. Qatar na po. Magkakasama sila. Sana po kayo magkita at magkaroon kayo ng sharing. Yan. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maging po si Inay Merly Pagkaliwagan ay nagpasalamat sa Panginoon. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pag-iingat niya sa aking mga mahal sa buhay, maging sa mga biyaya sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sa salita niya na buhay at tinatamaan din sa mga mensahe at sa pastor at sa buong pamilya. Happy Pastor's Appreciation Month po. Maraming salamat sa mga nagpunta sa birthday ni Kathleen. Happy birthday, Kathleen. Okay? Yan. Ano po? Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya kay Kathleen kahit nag-iisa. Kasama po niya ang Panginoon, Inay Merly, huwag kayong mag-alala. Amen. Ang aking prayer request, yung masakit sa aking katawan. Yun, kung saan man po yung parte ng katawan na masakit. Okay, tawagin po natin ang ating sunod. Do it. Ah, si Ate Joanna pala po. To be.
Okay, salamat po. Meron din daw pong pahabol. Pahabol po si Inay Onang. Yan. Pahabol po, pwede po natin isama sa ang kaibigan ko na nanonood ngayon sa panalangin na malampasan niya ang kanyang dinadalang karamdaman. May bukol din po siya sa breast. Sana po maging maayos ang kanyang biopsy. Si Monali Dumato. Monali Dumato. Yan. Nawa huwag siyang panghinaan ng loob. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Yan. Pakisama na sa prayer request. Diyan mo i-type na lang sa computer mo. Ano? Russell. Yan. Okay. So, paalala lang din po, ano po, sa ating mga nag-special number, every time po na pagkakatapos umawit, ay wag po dito ilalagay. Ano po? Para hindi po umugong. Ano po? Yan. So, salamat po. Tawagin po natin. Tsaka isprayan nyo na din po ang ng alcohol. Yan. Or pwede nyo pong patayin muna bago po ipatong dito. Long press po siya pagpapatayin. Isang pindot lang pagbubuhayin. Tawagin po natin ating Juwet. Akin pong asawa ay aawit kasama ako. Nangungurit pa. It will be worth it all when we seek Jesus. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over, in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. At times the sky seems dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems, just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over, all storms forever pass.
will cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished, we'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Hello po, gumawa po kami lang. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Gumawa po kami ng tula, kabataan para kay Kristo. Segundo at minuto. Milyong-milyon tao, tila wala na kay Kristo. Sa aking pagmamasid sa ating mundo na kay daming pinagbago, lalo na sa mga kabataan. Kabataang sinasabing pag-asa ng bayan, yan ang laging bukang bibig ng karamihan. Pero hindi, pero iba na ang nakasanayan. Na kung pagmamasdan mo ang nangyayari, parang ito'y kabaligtaran, sapagkat sila'y tila'y nawawala ng puwang dahil sa nakikita nila sa pangkasalukuyan. Ang kabataan ngayon, maraming naliligaw ng landas. Ang mahalaga sa kanila, maganda ang kanilang panlabas, na sila ang may ganang mamintas. Kabataan ngayon, sunod sa uso, ang akala nila ito na ang kukumpleto sa mga bagay na hindi naman permanente dito sa mundo. Ang mga kabataan ngayon, mas pinipili nila yung alam nila nagpapasaya sa kanila, na ito ang dahilan ng kanilang pagkasira. Ngayon, sa aking pagmamasid sa ibang kabataan, kung iisipin mo nga, mas may oras pa rin sila sa Mobile Legends na yan, na halos buong oras nila dito nilalaan, na dapat ay para lamang kay Kristo. Di kita pinapatamaan dito, nagsasabi lang ako ng totoo. Mas may oras pa sila sa social media kaysa sa kanilang pamilya, imbis na pag-aaral ang tinututukan sa murang edad ang mga kabataan ngayon, love life na naman ang pinaglalaban. Minsan, ang mga maling bagay pa ang kanilang pinaglalaanan ng oras. Kabataan ngayon, kapag Diyos nang pinag-uusapan, lahat sila nagtatalikuran. Yung mga mata nila sa social media naman ang tinututukan, imbis na sa banal na kasulatan. Ngayon, ibahin natin ang paniniwala ng karamihan na ang tunay ng pag-asa ng bayan ay kabataang kilala si Kristo dahil sila mismo ang nakakilala kay Kristo na tanging makakatulong dito sa mundo, dito sa ating mundo. Kaya ikaw, kung nararamdaman mo ako, mag-isip ka na kung tama nga ba ang ginagawa mo, kung ito ba ay talagang para kay Kristo. Tama na, sapagkat hinihintay ka na niya. Bilisan mo, baka maunahan ka pa. Magbago ka na para sa Kanya. Hindi yung puro bisyo ang inuuna mo, dahil hindi yan tama, kaibigan ko.
Di ko naman nais na makialam sa buhay mo, natapat gusto ko lang maging totoo, at tama lang napapasukin mo si Kristo sa buhay mo. Dahil ang tunay na kabataan sa Diyos lang naniniwala, hindi sa iba-ibang bagay at kung ano-ano ang ginagawa. Tunay na kabataan, inuuna ang para kay Kristo at dapat siya lang ang paniwalaan mo, sapagkat siya lang ang makatutulong ng lahat ng bagay sa iyo. Tunay na ang kabataan sa loob ng simbahan ang punta, hindi sa gimikan, kasama ang barkada. Huwag kang mag-alala, di ka magsisisi sa pagpili sa Kanya. Dahil sa piling niya, mahahanap ang pagmamahal na kailanman walang makakapantay na iba. Siya lang naman ang tunay na hindi nang iiwan. Dahil sa Kanya mo lang makakamit ang buhay na walang hanggan. Thank you po. Amen. Praise God. Okay, dyan po natatapos ang ating youth conference. Salamat po sa Panginoon sa dalawang kabataan ba? Isang kabataan at isang nagkakabataan. Salamat sa Panginoon. Naging naalala ko youth conference kahapon dun po sa aming pinutahan kay Pastor Irwin. Ang kanilang theme ay We Are Saved to Serve. Kabataang Kristiyano, you are saved to serve. Amen? Okay, salamat po sa Panginoon. Dako po tayo sa ating sunod na part ng program, ang ating pong offering. Parang nagulat po kayo kita ito mga manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Thank you for the blessings. Salamat Panginoon sa provision. Salamat Panginoon sa strength na binibigay niyo because we know that lahat po na sa amin Panginoon ay sa inyo nagmumula. Kaya Panginoon marapat na aming ibalik ang dapat naming ibalik sa inyo at kami magkaroon ng puso na mayroong cheerfulness pagdating sa pagbibigay Panginoon. Nandito po ang handog ng inyong mga anak na mayroong pa Panginoon kasiyahan, kagalakan na mag-participate Panginoon sa ganitong klase ng pagsamba Panginoon sa inyo. Nawa po ay ito po inyong pagpalain, nawa po ito po inyong gamitin higit Panginoon sa ikisulong ng Ebanghelyo at patuloy ang paglago Panginoon ng ministeryo ninyo sa lugar ng San Jose. Maging po sa mga nagmi-ministeryo ay ito po yung maging biyaya. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen. Patuloy natin isama sa panalangin ang ministry natin sa mission sa Mindoro, ano, kay Pastor Miloy. Sila halos ay tinamaan ng sintomas ng COVID, ano, pamilya at mga members. Pero sa biyaya ng Panginoon ay sila po ay may progreso sa kanila pong nararamdaman. So patuloy natin pag-pray ang himala at habag. Hindi po uli nasagot sa akin. Tinanong ko kung ano ating maitutulong kung kailangan pa nila ng tulong. No, patuloy natin pag-pray. Then may dalawang nagsabi na magiging member ng choir, si Angel at si Rosalie. Tama ba? Tama? Tama ba, Tintin? Pati ba si Rosalie? Pati si Rosalie? Okay. So, narito ba yung pitong binautismohan noong linggo? Narito ngayong gabi, ano? Okay. Kompleto. Kompleto yung pitong binautismohan. Tsaka yung walong binautismohan noong last baptism. Narito pa, narito din, ano? Okay. So, ilan ang bisita natin ngayon? Apat. Yung kasing pitong regular, baptized na. Nakakatuwa naman si Nathan. Nathan, sino kasama mo? Nag-iisa ka? Paano ko nakapunta dito? Tricycle? Ah, inarita. Paano? Kakaunin ko ni Papa. Ah, dito ako natutulog. Dito ako natutulog. Aba, ayos yun na. Sige. Malay mo, mag-pull time.
Nakatuwa, no? Si Nathan, ano? Talagang seryosong batang ito. Dati, ang kulit-kulit niyan di yan. Takbo ng takbo. O, kita mo noong masave at magseryoso. Aba, Wednesday na, Arthur, saan? First time mo? Sa Wednesday prayer meeting, di ba? Okay, salamat. Ano? Nakakatuwa naman si Nathan. Siya ang panganay, responsible na anak at kuya. Ano, kasi siya nag-aalaga ng kanyang mga kapatid, tapos siya natulong sa tindahan nila. Ano, naaasahan na kanyang mga magulang. Ano, nakakatuwa si Nathan. Okay, so salamat sa mga ilang members na mga bisita, ano, nakasama natin. At tuloy-tuloy ang ating daily soul winning and visitation, ano, nakakatuwa. At sana sa Linggo ay marami po tayong maging bisita. At salamat din kahapon at naging matagumpay. Kahapon nga ba? Lunes. Lunes nga. Parang ang bilis ng panahon, ano? Nagkaroon ng Father sa Banding Fellowship Retreat doon sa dagat, ano, sa Lemery. At purihin ang Panginoon dahil masarap at maganda. Akala ko pinalasbak doon. Ano? So, kaya lang wala, hindi sumama si asawa ni Sister Pandiling. Nasaan nga? Sister Tere. Naasahan kong kasama yung asawa ko ngayon. Oo. Akala ko nga'y sasama. Ano? Okay. So, kailangan talaga pang follow up. Okay. At least sumama at naranasan niya at na-feel niya ang totoong fellowship, ano, ng mga kapatiran. Pag-pray natin. So, wala nang mga ano, additional prayer request. Salamat sa Diyos dahil ang sangbahayan ni Brother Aldrin, Arto na at nakaawit na yung mag-asawa. No, talagang ang mga Ventura ay normal na uli natin nakakasama ng regular. Amen, ano? Sister Senya. Amen. Kamusta yung tatay dyan? Hindi ba nagpaparamdam? Hindi. Nasa ating puso na sinabi ng Biblia, nag-iintay na siya sa atin doon sa langit. Ano? Okay, so tayo dumako sa ating pong personal searching at tayo po ay mag-pray. By the way, salamat sa Diyos. Ha? First time sumama si Rene, soul winning. Sumama ka sa soul winning, kita ka sa picture eh. Tama? Very good, ano? Sana dire-diretso. Okay, at sana all. Okay, tayo po manalangin. Personal searching. Salamat po Panginoon ng marami muli sa isang dakilang pribilehyo na makapagpaabot muli ng inyo pong makapagpaabot po sa inyo ng aming mahalagang concern, care sa buhay, especially sa mga bagay ng spiritual, sa mga loved ones at sa mga karamdaman ng mga kapatiran sa buhay at ng mga kaibigan, Panginoon. Ang mga request kanina ay sa inyo ang seryoso, maging ang natabihan namin ang request pa ang palayin po ang pagdapo namin sa mga salamat po ng marami o ang dalangin sa mga pangalan ka ng Diyos. Amen. Okay, so tayo po dumako sa ating 15 minutes prayers.
Praise God. Ano man ang mangyari, ano po, ay tayo po ay laging sa Panginoong Hesukristo tatakbo. Dahil siya ang katotohanan, ano po? Siya ang buhay at siya ang daan. Ano ho? Salamat sa Panginoon at meron tayong ganyang liwanag sa ating buhay. Kaya walang excuse at wala ring sapat na tamang dahilan para tayo ay ma-depress. Tayo ay mawala sa kaayusan. Kahit pa sa gitna ng pandemic, ano po, at halos matatapos na naman ang pandemic, ramdam ko na. Ano ho? At tayo po ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Okay, sa huling bahagi, Galatians chapter 6, sa ating pong lesson, series. At verse 1 na lang, ano? At yan po ay verses 1 to 10 ang ating text. Pero verse 1 lang ang babasahin para po doon sa ating topic. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 1, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted." Pagpalainawan ng Diyos ang kanyang mga salita. Humingi tayo ng tulong, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang aming pagtitiwala sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Mula po sa inyong anak na patuloy na ginagamit, Panginoon, tunay na ang inyong himala. Ang inyong pong pagkilos ang sumagana. At tunay na ang inyong kalooban po ay maging maliwanag sa aming pong kalagitnaan, sa iglesia po, Panginoon. Bless po ang bawat isa, maging mga tagapagturo sa mga bata at mga bata sa labas, maging ang mga nasa online. Kaming lahat, Panginoon, i-bless po ang mga salita sa gabing ito. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Salamat sa inyo. So, ang ating pong pinag-aaralan ay napakaganda na po. Wala na tayong masyadong time doon sa mga hindi magagandang klaseng kondisyon ng mga mananampalataya sapagkat walang mapapala doon, puro problema at pagkasira, pagkawasak, ano? Dapat doon tayo sa spiritual na uri ng mananampalataya. Yan po ang gusto po nating mangyari sa resulta po ng ating pag-aaral. Ye which are spiritual, sana all. Amen. Sana lahat ay spiritual at wala nang karnal. Ano po? Hindi natin sinasabing perfect na hindi na magkakaroon ng fault kasi sa langit lang 'yon. Dito sa lupa ay normal na tayo ay nagkakamali. 1 John 2 verse 1. At 'yung mga nagkakamali, hindi naman 'yan ibig sabihin nagkamali ay karnal na kaagad. Ano po? So ang pinupuntos natin dito ay talagang ang mga spiritual ay inaasahan na sila yung magme-maintain sa church ng bawat kapatiran kasama ang mga kapatiran pong baby at kung hindi man baby ay hindi naman karnal na nagkakamali, ano ho, ay atin po silang i-restore at yan po ang unang ministeryo na napaka glorious, godly, and great ministry ang maging restorer ka bilang isang spiritual. Ang ikalawa ay yung ikaw ay refresher. Ano po? Ikaw ay nakapagbibigay ng kaginhawahan at kapahingahan. Ano po? Sa kapwa mananampalataya na yung burden ng iba ay hindi mo lang nararamdaman, kundi bubuhatin mo. Yan ang sabi ng verse 2, "Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ." So, masasabi nga natin na mga spiritual lang talaga ang pwedeng nakagawa ng ministeryo niyan. Kasi kalimitan ay nafe-feel lang ang burden ng iba, nakikita lang ang burden ng iba, pero yung bubuhatin mo, ano, ipagbubuhat mo siya, kayo ay magbubuhatan sa isa't isa. Yan po ay maliban sa mga magkakaibigan talaga sa laman, ano ho. Pero sa spiritual, ay yan ay sa mga
maayos lang na espiritu ng mga mananampalataya pwede mangyari. Ikatlo, puntahan natin verses 3 and 4. Magkasama yan. Ang isang spiritual po ay righteous believer. Matuwid po, no? So matuwid siya. Una, makikita natin sa verse 3 na meron siyang tinataglay na humility or humbleness. Ang sabi diyan, for if a man think himself to be something, no, yung kala mo kung sino siya when he is nothing. So hindi niya, ang isang spiritual, hindi yan magmamataas na akala mo kung sino. Ano? Kasi pag nagmataas, that is pride, yan po ay napakalaking hadlang, hindrance para gumawa siya ng mga bagay na maliliit. Sabihin natin maliliit in a sense na katulad ng mga pag-aayos dito sa bahay-sambahan, pagwawalis, ano, paglilinis ng CR. Wala naman kasi tayo doon katulong eh. Amen? Ito ay bahay ng Panginoon, property ng Panginoon. So, simpleng illustration lang yon. Na kung ang feelings ng isang member ay siya ay something or somebody, na ang sabi na talaga, when he is nothing, he deceived himself. Kasi nadadaya mo sarili mo dahil sa pagtingin mo sa taas, sa sarili mo na masyadong mataas, hindi ka na makapag-participate dahil ang gusto mo, ikaw ang paglilingkuran, ikaw ang iistimahin, ikaw ang masyadong nag-expect ng respeto na hindi naman kinakikitaan ng spirituality. Ano ho? Merong ganyang mga mananampalataya. Yung ang hindi spiritual, ang tingin sa sarili, lalo na halimbawa, meron siyang pagkaangat sa buhay sa tinatawag na material o financial. Ano ho? So, dinidiscuss ko yung ganyang bagay in general sense na hindi lang dito sa ating iglesia, kundi sa maraming mga churches na aking naobserbahan at aking ding meron din akong pinanggalingan na meron mga tao na ang gagaling ng tingin nila, ang tataas ng tingin nila sa sarili. Na minsan, pag mayroong mag-preach na sabihin natin hindi nakatapos ng college, yung nakikinig na nakatapos ng degree, ano ho, ay parang minamaliit niya yung nag-preach na high school graduate lamang. Ano, na akala niya siya ay somebody or something na ang sabi ng Biblia, you are nothing, we are all nothing before God. Tayo ay mga sinners saved by grace lamang. Ano ho? Ang sabi, he deceived himself. Kasi hindi ka na mabebless. Pag mataas ang iyong tingin sa sarili mo, hindi ka na mabebless. Kasi ang tingin mo, mas magaling ka doon sa nakikita mo. At hindi ka na rin magiging blessing. Yan po, ano? So, ang isang spiritual righteous yan, sa kanyang pansarili, ano ho, hindi niya niloloko kung sarili niya. Tinatanggap niya kung sino siya. Siya ay isang makasalanang kinahabagan at pinatawad lamang ng Diyos. Tandaan natin yan. Regardless ng iyong secular status, attainment, sa education, ano ho, sa secular, sa sanlibutan, pagdating sa church, yan po ay nonsense. Ano ho? Nonsense po yan. At nating hahayaan na yan ay maging dahilan para po tayo ay mawala sa tamang level ng ating poong kondisyon ng pagiging mananampalataya o pagiging spiritual. Dapat nga, gayanin natin si Pablo na kahit sobra na ang kanyang nagawa, talagang somebody na siya sa gawain sa church, pero ang sabi pa rin niya ay hindi niya inaring inabot. Ano? So, matindi na ang kanyang mga pinagdaanan, ang mga persecutions, matindi na rin ang kanyang mga bunga sa gawain, mga churches ang kanyang naitatayo, pero para sa kanya, wala pa, hindi pa niya inabot. So, yun ang nagpapakababa sa sarili. Eh, yung iba, secular pa lang ang napapatunayan niyang galing niya. Wala pa naman sa spiritual, wala pa naman sa Panginoon. Ano, material pa lamang at physical. Pagdating sa simbahan, sa church, sa gawain ng Panginoon, nangungulelat. Tapos akala mo kung sino sa church, yun po ay mali. Ano po? Dapat ay magkaroon tayo ng tinatawag na humility or humbleness. Yan po, diyan po nag-uumpisa ang pagiging righteous. Ano?
Kasi kung wala pong humility, unrighteous po ang buhay niyan. Ikalawa, makikita natin dyan, yung tinatawag na honesty. No? Verses 3 and 4. Ang sabi sa verse 4, but let every man prove his own work. So, siya po ay hindi lang sa salita magaling, kundi hindi lang siya sa kanyang claim magaling, kundi talagang pinatutunayan niya sa kanyang sariling gawa. Siya po ay honest. Hindi siya salita lamang. Yan po ang pagiging righteous believer na tagline ng isang spiritual believer. Ano po? Humble, then at the same time, ang talagang magiging chain effect is honesty. Kasi syempre, hindi mo ituturing ang sarili mo na somebody na ikaw ay above all. So ikaw ay nagiging honest lamang sa sarili mo. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay mas magaling ka sa iba, dinadaya mo sa sarili mo, hindi ka honest. Amen? So, idiretso natin doon sa pagiging ng sabi diyan sa verse, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. So, una at tigit sa lahat kasi dapat sa sarili natin patunayan na tayo po ay ayos sa paningin ng Diyos. Kasi minsan nauna yung ating pagpapakita ng tao, yung ating pag-pretend sa paningin ng tao na tayo ay totoo at okay at talagang umaangat. Pero in the sight of God, sa ating sarili, alam natin ang katotohanan, hungkag tayo. So wala po dun yung tinatawag na honesty at yung tinatawag na honor. Yung tinatawag na karangalan. Ayan ang ibig sabihin dyan ng, and then shall he have rejoicing in himself. Dapat ka lang matuwa sa sarili mo kung alam mong ikaw ay totoo. Kung alam mong hindi ka nang dadaya ng sarili mo, una at sa lahat, at di mo dinadaya ang kapwa mo. Hindi ka nagpapakunwari. Hindi ka nagpapakita ng tao. So yan ang kagandahan ng kalagayan po ng isang spiritual. Kaya dito po sa context ng 6 ng verses 1 to 10, lahat po ng positibong sinasabi ni Apostle Pablo ay nag-i-imply ng kalagayan po ng isang spiritual. Restorer po siya, siya po ay refresher, at siya po ay righteous. Una at higit sa lahat sa kanyang sarili. Yan po ang unang pinatutungkulan ng verses 3 and 4 sa kanyang sarili. Tignan niyo po ang pagkisabi ha. Sa verse 3, he deceived himself. Pang sarili yan. Verse 4 sa bandang huli, in himself alone and not in another. So pag hindi ka humble, pag hindi ka honest, pag wala kang dangal, ay palaging siya panlabas at ang iba ang iyong pinagpapakitaan na hindi ang sarili. Dinideceive ang sarili. Kaya kung magiging ganyan po ang klase ng mga miyembro, anong klaseng church meron tayo? Diba? Banal na iglesia in the sight of God. Magkakaroon tinatawag na kabanalan ang ating iglesia. Kasi ang bawat miyembro, una at lahat, sa bawat sarili sila ay totoo. Walang mandaraya sa sarili, walang magsisinungaling. So ito po ay pundasyon. Dahil kung sa iyong sarili muna ikaw naging honest, naging totoo, at nirespeto mong sarili mo, binigyan mong dangal ang sarili mo, of course, sa iyong bawat pagsunod at paggawa sa iyong paglilingkod sa Panginoon, taglay din yung tinatawag na honesty and humbleness and honor. Nadun din yon. Meron talagang kaayusan. At masasabi natin na ang church na ganyan, ang mga miyembro ay healthy. At hindi ho malayo na tayo po ay magbunga ng sobra sa ating inaasahan. Amen? Kasi gagawa ang Diyos eh. Ang sabi dun sa 2 Timothy chapter 1, magiging meat for the master's use. Tayo, magiging holy. Kasi nga, tayo po ay merong ganyang klase po ng mga miyembro na righteous,
na may humility, honesty, and honor sa sarili. Ano po, magiging healthy tayo ang church at magiging holy. Then, yung tinatawag niya diyan sa verse 4 na rejoicing in himself ay sa buong church magiging happy. Ano po, kasi marami pong masayang church pero wala pong tunay na righteousness sa mga sarili dahil ang katuwaan po ay nasa fellowship lamang dahil ang iba siguro dahil hindi tinatamaan ang mensahe, baka naman pati mensahe ay malamya din ang mensahe, hindi marunong umatake sa kasalanan at sa mga responsibilidad at accountability sa mga discipline. Kaya masaya ang fellowship ng church. So, yung ganong klaseng masaya na maluag, liberal, at walang disiplina, hindi yung tunay na kasiyahan. Sabi ng Panginoon ay katulad yan ng siyam na putsyam na iiwanan niya dahil hindi marunong magsisi, hindi marunong magrepent, hindi marunong kumilala ng walang honesty, walang humbleness, at walang mga honor. Ano po? So, iiwanan ng Panginoon yon. So, yun pong panlabas na mga pagpapala na tinatawag na blessing, material, financial, secondary lamang yan. Hindi yan basihan, hindi yan na ebidensya na pag meron yan ay masasabi ka agad na ang pagpapala ng Diyos ay nadodoon. Hindi po. O hindi agad masasabi na ang paggawa ng Diyos ay nadodoon. Kasi ang diablo offer din yan. Kayang ibigay ng diablo yan. Ano po? So, ang sa Panginoon, kinakailangan muna na maging righteous bago yung tunay na biyayang galing sa Diyos, ma-enjoy natin. At hindi instant. Hindi sa lahat ng pagkakataon, instant o madalian o mabilisan o agad-agad. May mga pagkakataon talaga na talagang minomold ng Panginoon ang bawat attitude, ang bawat karakter. Kaya medyo may kabagalan pero solid. Amen? May kabagalan pero solid. Kaysa naman ang bilis. Pagkatapos, nakarinig ng isang preaching na dynamic laban sa kasalanan at tungkol sa disiplina, natisod kasi mga hindi sanay sa pagkaing matigas. Sanay sila sa gatas. Hindi nila kaya ang mga mabibigat na do's and don'ts ng Christian living. So, hindi masasabing righteous yon. At hindi masasabing spiritual yon. Baka nga ang tawag doon carnal. Carnal church gaya po sa Corinthians na sila'y tinatawag ng mga carnal. Ano po? So, ang ika-apat, diyan po sa verse 5, meron ba tayong oras? For every man shall bear his own burden. Ano po? So, ito naman yung pagiging responsible. Ang isang spiritual, gusto ko lang po talagang detalyin, ano, i-detail, specific ang mga puntos natin. Bagamat sa ibang pag-aaral, yan po ay po pwedeng gawing mga pero ginawa ko po yung another main points. Yung pagiging responsible. Sabi sa, for every man shall bear own burden. Bawat tayo, bawat tao, bawat isa ay meron dapat na dinadala. Wala dapat member sa church na walang dinadala. Ano ho? It's either na negative or positive. Negative in a sense na hindi yan yung pagbubuhat ng mga ministry, kundi yung, yun yung positive, yung mga ministry. Masasabi nating burden na positive, pero yung burden na negative ay yung mga problemang natural na dalahin ay una at higit sa lahat, ikaw ang may responsibilidad na magdala niyan. Dahil alam, tinuruan na tayo ng salita na Diyos kung paano natin madadala ang mga burden natin. Ano? Na ang Diyos kung paano gagawa at tutulong. Halimbawa, sa ating mga pang-personal na kabigatan at dalahin sa buhay, ano ang basic na mga pangangailangan? Ano ang salita ng Diyos dyan? Mateo 6:33. O maging responsible ka. Amen? Huwag mong iaasa yan. Pag sinabing responsible, hindi pabigat at hindi umaasa sa iba. Hayaan mo kung may darating na biyaya na gawa at pagkilos ng Diyos dun sa mga tao, sa kapaligiran mo, sa church,
o sa kanino mang individual believer o sino man na pwedeng gabitin ng Diyos, hayaan mo yun, ayun ay kung kalooban ng Diyos mangyayari pag nakita ng Panginoon na ginagawa mo yung sariling responsibilidad. Pero una at git sa lahat, tayo po ang maging responsible. Amen mga patid? Pagkatapos, sa church, ay tayo po ay hindi dinagdag ng Panginoon para maging member o number lamang. Tatandaan natin, tayo ay dinagdag sa body. Ano ba ang purpose ng body? For service. Pag nag-serve tayo, ay talagang hindi yan salita lamang, hindi yan masasabing gaya ng kaligtasan na pananampalataya lang na walang gawa. Ay sa Christian living, sa church, ayan ay pananampalataya ang merong kasamang gawa. At bawat isa sa atin ay merong kani-kaniyang function at binigyan ng Diyos ng kani-kaniyang responsibilidad na yun ang ating burden. Binigyan ng kani-kaniyang talent, gift na dapat mag-function ka at maging responsible ka diyan sa iyo nakaatang. Ikaw makakaalam kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos na kapasidad o abilidad. Kaya iwasan natin na tayo po ay maging number lamang sa church. Ano ha? Dapat ay member talaga na merong responsibilidad na hindi, kasi pag sinabing responsibilidad, ito yung parang mga magulang na yung responsibilidad nila sa kanilang mga anak na talagang gagawin nila ang kanilang best, gagawin nila ang lahat para lang sa kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Tama ba mga magulang? Excuse me. Ganun yun. Talagang sila ay nagsasakripisyo, nagtitiis. Talagang nagle-labor sila dahil sa kanilang response. Walang ibang po pwedeng asa sa iyong, hindi mo pwede i-asen sa gobyerno ang iyong mga anak. Ikaw ang may responsibilidad yan. Yung pagpapaaral dyan, ikaw ang una at higit sa lahat na may responsibilidad yan. Ano? Pag mga irresponsable, di anak lang ng anak. Pagkatapos pabaya na, kalat na di yan, at kung saan-saan, responsable yun. Napakapangit nun. So sa church, sa believer, pag ikaw ay irresponsable, hindi ka spiritual. Di ba? Kahit nga sa mga gawain sa bahay, bawat isa dapat may responsibilidad. No? Yung mga anak, ang responsibilidad din nyo, suportahan nyo ang inyong mga magulang. Tulungan nyo yung mga magulang. Kahit man lamang sa lahat ng gawaing pambahay, kayo na ang gumawa nun. Mag-schedule kayo. Kayo ang maglilinis, kayo maglalaba, kayo ang magluluto, maghuhugas. Lahat na diyan sa gawaing bahay. Pero pagdating sa inyong pangangailangan, sa pagkita, sa paghanap buhay, di responsibilidad ng mga magulang yan. Pero dapat pag-uwi ng mga magulang, sila naman ang paglilingkuran ng mga anak. Maging responsible ang bawat isa. Hindi yung lahat na sa magulang, hanggang sa magulang ay bigla nang tumanda dahil nga ng masyadong nabibigatan dahil ang mga kasama ay irresponsable. Ang pangit sa isang tahanan na may mga anak na mga patama, may mga anak na palusot, may mga anak na mador, may mga grabing kapapangit ng pag-uugali. Sa church, tayo ay family din, ganun din. Wala nga sanang patama, wala sanang mga masyadong mga excuses, mga palusot. Dahil ang ating Diyos dito ay all-knowing God. Hindi ka makapagsaling kay pastor o kay brother o kay sister, pero alam mo sa panahon Diyos, walang lihim sa kanya sa iyong sarili. Kaya huwag mong i-deceive ang sarili mo. Maging righteous ka at maging responsible ka. Yan po ang kalagayan ng mga spiritual na mga mananampalataya sa church. Amen ba mga patid? Oh, wala na tayong time. Ang ganda pa naman ng ating discussion dito. Ano ho? So, tayo po ay magwakas sa bahaging ito. Balala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda po ng inyo pong salita, ang Bible, patungkol po sa amin pong church, sa inyong iglesia lokal, kung paano ito magiging matagumpay at mabilis ang progreso at ang proseso, Panginoon, ng paggamit ng kanyang mga panalangin at mga proyekto, Panginoon, mga ministeryo, kung ang mga miyembro po
ay hindi lamang number, kundi tunay na member na responsable, righteous, restorer, at sila po ay mga refresher. O banal na Diyos, ito po ay posible kung magiging spiritual ang bawat miyembro. Pero kung hindi magiging spiritual, magiging karnal lamang, backslider, or immatured talaga pong. Sila po yung burden, sila po yung mga dalahin, sila po yung mga problema, mga kabigatan. Huwag na wang mangyari, Panginoon. Pupwede namang ang bawat isa ay manalangin na maging blessing. Dahil kayo po ay tumutugon sa mga nakalulugod na, na ganung klase po ng prayer at desire sa puso, sa buhay. Na sa halip na kami ang tulungan, ay kami ang tumulong. Ibig sabihin noon, kami mismo, sa amin mismo ninyo, ibibigay, padadaanin ang mga biyaya, Panginoon, kung kami makikita niyong trustworthy, Panginoon. At yun nga, Panginoon, napakahalaga na maging righteous at maging responsable, Panginoon. O, i-blessyo po, Ama, ang inyong salita sa puso ng inyong mga anak. Huwag itong mawalan ng kabuluhan. Pagbulayan, sumuko, Panginoon, magsisi, at humingi ng biyaya na ito ay maging buhay namin. Napakaganda, Panginoon, ng gantong klase ng church na ang lahat ng miyembro spiritual. I-bless po, Ama, ang bawat isa. Salamat po ng marami. Ang mga nasa online, nawa po ay kasama rin din namin na sila'y ganun ang prayer na unawaan ng mensahe, Panginoon. Ang bawat siya narito, nakaluhod, Panginoon, ipusyo po ng doble tigit ang biyayang hinihingi po nila. At ngayon kami pansamantalang magtatapos, mag-iwahiwalay. Igawad niyo po mayamang basbas at ang inyong pag-iingat sa bawat uuwi, sa mga driver, sa mga sasakyan, sa bawat isa, makarating ang mga anak ninyo safe and sound sa sarili mga lugar. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen. Kanino yung cellphone?